Binenta ng babae ang kanyang anak para mapagamot nga ang kanyang may sakit na ama. Pero paano kung makalipas ng ilang taon ay muli nga niyang makita ang anak sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho? Kaya mo bang isakripisyo ang anak mo para maligtas ang ama mo at sa ikagaganda ng buhay ng anak mo? At ito ang kwento ni Cleo. Pwede ka pa namang umatras, Cleo. Walang pilitan dito. Kapag nakapirma ka na dyan sa kontrata, ibibigay din ka agad ang pera ng mismong buyer ng bata. Ani nga ni Des, ang kaibigan nga niyang malawak ang koneksyon. Tumutulo na nga ang luha ni Cleo habang tinititigan nga ang kontrata kung saan nakasaad nga ang kasunduan na ibebenta nga niya ng bukal sa loob niyang sariling anak kapalit ng malaking halagang pera. Ni sa hinagap nga, hindi nga niya ito nakitang gagawin niya sa buong buhay niya. Pero kailangan, dahil hindi lang ang ama niyang may sakit ang maghihirap, mas masasaktan lang din siya kung sa poder niya lumaki ang bata at wala nga siyang pantustos sa pag-aalaga dito. Sakitin pa man din ang anak niya. Pero kahit labag man sa kanyang loob, hindi ako atras. Sagot nga ng naluluhang si Cleo sabay kuha nga ng ballpen at kaagad pinirma ng kontrata. Nang natapos na nga ibinalik nga niya ang ballpen kay Des, na ngayon ay may payak nga ng ngiti sa labi. Huwag kang magalala, Cleo. Mabuting tao ang aampon kay Baby Clarine. Mapapalaki at maalagaan niya ang bata. Gustuhin ko mang sabihin sa'yo kung sino pero bawal eh. Malalabag natin ang nasa kontrata. Malalagot tayo. Sabi naman ni Des. Yun ang masaklap. Walang alam si Cleo kung sino ang aampon sa anak niya. Kahit gustuhin man niyang malaman para madalaw niya naman ito kapag maging maayos na ang lahat. Para kahit nasa malayo masulyapan niya ito at malaman kung okay lang ba ito. Naiintindihan ko. Salamat sa tulong, Des. Nasabi na nga lamang ni Cleo habang tumitig nga ulit sa bata na nakalagay nga sa crib. Magiging maayos din ang lahat, Cleo. Ipagdarasal ko ang mabilis na paggaling ng ama mo. Isang tango lang ang isinukli nga ni Cleo bago tumayo sa kinuupuan at muling pinuntahan nga ang crib ng natutulog na anak. Kaagad nga niyang kinarga ito at hinalikan sa ulo. Inayos niya rin ang lumislis na damit sa may dibdib na siyang nagpalitaw sa birthmark nitong korteng puso. Naiyak na nga lamang si Cleo. Pasensya ka na anak. Alam ko kamumuhian mo ako sa naging desisyon ko pero ito lang ang natatanging paraan para maisalba ko kayo pareho ni tatay. Pasensya ka na kung ganito lang si mama ha? At hindi ko maibigay lahat ng kailangan mo. Sana, pagbigyan pa ako ng may kapal na makita ka sa hinaharap. Bago pa nga siya mapagulgol, dahan-dahan muling ibinalik ni Cleo ang anak sa crib at binalingan na nga si Des na halatang awang-awa na nga sa kanya. Nginitian na nga lamang niya ito para hindi ito mag-alala. Sorry, Cleo. Ito lang ang alam kong paraan para mapagaan ang pasanin mo. Alam kong mali pero napabuntong hininga na nga lamang si Des. Ayos lang, Des. Sarili ko rin itong desisyon. Pakisabi sa mag-aampon sa anak ko na aalagaan at mamahalin niya ito ng mabuti, ha? Napatango na nga lamang si Des. Makakaasa ka, Cleo. Tungkol sa pera, nasa bag na lahat, ibinigay ka agad ng buyer at nag-e-expect talaga ng maayos na transaksyon. Ang gusto lang niya ay huwag kang lalabag sa kasunduan. Seryosong saad nga ng kaibigan na si Des. Makakaasa ka, Des. Salamat ulit. O siya, kukunin ko na ang bata. Mag-iingat ka palagi, Cleo. Pinuntahan nga ni Des si Baby Clarine at kinarga at tila nilamutak nga ang puso ni Cleo nang nagsimulang umiyak nga ang baby niyang mahimbing ang tulog kanina. Pinigilan niya ang sariling kunin nga si Baby Clarine mula kay Des para patahanin nga ito at tumalikod na. Hindi na nga niya kaya pa ang pagbalong ng emosyon at tumagulgol na nga ng tuluyan. Patawarin sana siya ng Diyos sa naging desisyon niya. Ibinenta niya ang sariling anak para magkaroon ito ng magandang buhay at para maipagamot ang ama niyang nasa ospital. Ngayon dahil nga sa leukemia, malala na nga ang sakit ng tatay niya at hindi niya kakayanin na mawala pa ito ng tuluyan sa kanya. Siya na lang ang meron siya at titiisin niya ang lahat para lang dito. Makalipas ang ilang minutong pagpapakalma sa sarili ay umalis na nga rin si Cleo at tumiretso na nga sa ospital.
Kaagad nga niyang kinausap ang doktor ng tatay niya upang maasikaso nga ito para sa chemotherapy session nito. Parang awan niyo na po, Dok. Gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo. May ligtas lang po si tatay. Sabi nga niya sa doktor, "We'll do everything we can do, Miss De La Cruz. Let's just pray for his fast recovery. Kasi hindi basta-basta ang sakit ng tatay mo." Pagtatapat naman ng doktor, wala nang ang nagawa pa si Cleo kundi ang magdasal ng magdasal kagaya ng sinabi ng doktor. Malaki ang pera na nakuha nga niya mula sa buyer ng anak niya. Sapat para sa ilang ulit na chemotherapy session ng tatay niya. Hindi na nga rin muna siya nagtrabaho para matutukan nga ang pagpapagaling ng tatay niya at pagpapalakas nga ng loob niyang labanan ng sakit. Pero ang masaklap, hindi pa rin kinaya ng tatay niya. "Pagod na ako, anak. Gusto ko nang matulog." Huling saad nga ng tatay ni Cleo. Isang tanghaling matapos nga ang chemotherapy session nito. Halatang pagod na nga ito at nawala na nga ng buhok. Wala na ang sigla sa mukha nito at hinanghina na nga. Tumango si Cleo. Naluluha dahil alam na nga niya ang kahihinat na nito. "Sige, tay. Pahinga ka na po." Nang tuluyan ngang ipikit ng ama ni Cleo ang mga mata, ay tumigil na nga rin ang pagtibok ng puso nito. Nawala na nga ang ama niya at pakiramdam niya ay winasak nga siya ng paulit-ulit. Isa yun sa mga madidilim na tagpo sa buhay niya. Nasa ed din ang pera niya dahil madaming gastusin sa pagpapalibing ng ama niya. Lumipas ang 8 taon na tila walang direksyon si Cleo. Pakiramdam niya, pinaparusahan siya ng nasa itaas dahil nga sa ginawa niya sa kanyang anak. Pero pinipilit pa rin niyang lumaban dahil umaasa siya, nalilitaw bigla ang himala at muling makikita ang anak. Si Baby Clarine na nga lang ang naging dahilan niya para lumaban araw-araw. Isang araw, nag-apply nga siya sa isang malaking kumpanya ng mga alak bilang isang janitress. At mabuti na lamang dahil natanggap nga siya kaagad dahil kulang nga din sila sa tao. "Cleo, nakatoka ka sa mismong opisina ng presidente ng kumpanya, kaya dapat lang naayusin mo ang magiging trabaho mo. O siya, pwede ka nang magsimula." Paalala nga ni Ouyang, ang pinaka-head nila sa lahat ng mga janitor. Tumayo na nga lamang si Cleo bago pumunta sa pinaka-top floor ng building dahil doon ang opisina ng pinaka-boss nila. Ilang minuto lamang ay nasa hallway na nga siya, malapit sa opisina nito at nagulat nga siya nang tila nakarinig nga siya ng iyak ng isang bata. Kinilabutan tuloy si Cleo bigla. "Sino yan?" Ani nga ni Cleo at dahan-dahang naglakad. Humigpit ang hawak niya sa mapahabang hinahanap nga ng mga mata ang pinanggalingan ng boses. "Diyos ko, namamaligno na ba ako?" Naibulong pa nga niya sa sarili. Pero nagulat nga si Cleo nang makitang hindi pala multo o maligno ang masasaksihan niya. Isang totoong batang umiiyak pala. Nakatali ang buhok nito at cute na cute nga sa kulay pink na bestita. Para siyang batang Barbie. Nakayuko nga ito sa sahig at napatingala kay Cleo nang malapitan niyang ito. "Help me po, please!" Sabi pa nga ng bata at hinila nga ang laylayan ng gamit ni Cleo. Tila lumundag naman ang puso niya ng masilayan nga sa malapitan ng mukha ng bata. May kung anong mainit na yumakap sa puso niya nang sandaling masulyapan nga ang namumulang pisngi at ilong nito dahil sa pag-iyak. Ang cute nito at hindi tuloy maiwasan ni Cleo na mapangiti nang mapait nang may maalala nga siya. Siguro ganito na kalaki ang baby Clarine niya ngayon kung nasaan man ito. "Ano ang pwede kong may tutulong sa'yo, ha?" Malumanay nga na tanong ni Cleo sa bata. "Naiwala ko po yung bola sa jackstone ko eh. Please help me find it. Biniling regalo po yun ng daddy ko kaya special po sa akin yun." Ungot pa nga nito. "Sige, basta huwag ka nang iiyak ha. Ang cute mo pa naman." Ani nga ni Cleo. Nagsimula na nga silang hanapin ang bola ng jackstone ng bata. Ilang minuto lang ang lumipas ay natagpuan nga yun ni Cleo na nakasiksik sa isang baso ng halaman sa gilid. "Ito na ba yun?" tanong niya kagad sa bata. "Yes po, yan po yun. Thank you so much po." Bulalas nga nito at nagtatalo na nga na kinuha ang maliit na bola mula kay Cleo bago nga ito niyakap ng mahigpit. Napahalakak nga si Cleo at yumakap pabalik. "Walang anuman," anya. Magaan talaga ang loob niya sa bata kaya parang lumulutang nga siya sa tuwa. "Princess?"
Napabitaw kaagad ang bata mula kay Cleo sa pagkakayakap bago nga sila sabay. Na napatingin nga sa pintuang bumukas, ang pintuan pala na yon ay ang opisina mismo ng presidente. Kinabahan bigla si Cleo. Daddy! Hinila nga siya ng bata papunta sa lalaking kalalabas lang ng opisina, kaya napaayos tuloy siya ng tayo. Tumambad nga kay Cleo ang lalaking matangkad at may pinakamagandang mata na nakita nga niya sa tanan ng buhay niya. Kulay tsokolate yon at tila nangungusap. Matangos ang ilong nito, ang mga kilay niya makapal at halos magsalubong na nga. Samantalang ang labi ay manipis pero mapula. Guwapo ang lalaki. Hindi yun idedenay ni Cleo at mukhang ang batang tinulungan niya ay anak nito dahil tinawag nga siyang daddy. Tila may kung anong sumakit nga sa loob ni Cleo nang mapagtantong baka may asawa na nga ito. Did you cry? Tanong pa nga ng lalaki sa bata bago nga ito umuklo upang mag-level nga ang kanilang mukha. Yes, Daddy. Pero don't worry po kasi okay na po ako. Naiwala ko po kasi kanina yung ball ng jackstone ko pero okay na kasi nahihanap na po ni ate. Tinuro nga niya si Cleo kaya napasulyap nga rin ang lalaki sa kanya. Oh, you must be the newly hired janitress here. Thanks for helping my daughter, by the way. I was busy with my online meeting kaya hindi ko nang gaanong natignan. Binilin ko na huwag masyadong lalayo. Anito nga, sa malalim at formal na boses. Ah, ulangan naman po yun, sir. Ang cute po ng anak nyo. Mana po sa mommy. Saad nga ni Cleo, napangisi nga ang lalaki na parang hindi nga alam kung compliment ba ang sinabi nito sa kanya. She doesn't have a mother. Mahinang bulong nga nito. Napanganga na nga lamang si Cleo, pakaramdam niya ay nasa pool nga niya ang pinaka-sensitive na topic. Awkward na nangiti na nga lamang tuloy ang babae sa lalaki. Ganun po ba? Sige po. Excuse me na lang po, magtatrabaho na po ako, pasensya na po. Sabi na nga lamang ni Cleo para makawala na nga sa awkward atmosphere doon. Mukhang hindi naman alam ng bata ang pinag-usapan nila dahil focus na nga ito sa paglalaro ng jackstone sa tabi. Pumasok nga sa opisina si Cleo kasama ang lalaki at nakita nga ang pangalan nito sa mesa. Philip Augusto Stimuller. Napaigik nga sa isip si Cleo. Pangalan pa lang eh, tunugayamanin na nga at mabango at pogi rin. Napangisi na nga lamang siya sa naisip ang nagsimula na nga mag-mop ng sahig. Can you do me a favor? Could you please look over my daughter? May pupuntahan lang kami ng sekretary kong meeting dyan sa labas. Napatingin nga si Cleo sa lalaki at napatuwid nga ng tayo. Siya lang naman ang nasa loob ng opisina nito, kaya sigurado nga siya na siya ang kausap nito kaya tumango kaagad siya. Wala naman din kasing masyadong lilinisin dito sa opisina nito. Malinis kasi at wala man lang bakas ng alikabok. Ah, sige po Sir Philip. Ani nga ni Cleo at may kung anong paru-parong umatake sa tiyan niya nang banggitin nga ang pangalan nito. Thank you. Tumalikod muli si Philip at lumabas nga. Tinawag niya ang anak nito at binilinan nga na aalis lang. Princess, I'll go out for a moment, okay? Huwag kang masyadong magpapasaway. You're a big girl na, okay? Yes, Daddy! Okay, kiss sa Daddy na. Humalik nga ang bata sa pisngi ni Philip. Makailang minuto lang ay umalis na nga ito nang sinundo na nga siya ng isang lalaking mukhang sekretary niya. Naiwan nga si Cleo kasama ang bata na pumasok muli sa loob ng opisina at naglulumikot na nga. Naglulundag nga ito sa sofa at nagpapahabol pa nga kay Cleo. Bibong-bibo. Teka lang, pagod na ako. Ano nga ulit ang pangalan mo, princess? Tanong nga ni Cleo at hapong-hapo na nga dahil talagang nagtatatakbo na nga ang bata na humahagik-gik. Parang ngayon lang na pagbigyan maglaro. My name is not princess. My daddy's just used on calling me that way because I'm his only princess. My real name is Clarine. Sagot nga ng bata. Tila na estatwa nga si Cleo sa narinig. Paanong hindi? Kapangalan lang naman ito ng anak niya na naibenta niya ilang taon na nga ang nakalipas. Sinapo niya ang dibdib nang manikip ngayon at napupo nga sa sofa na may ngiting mapakala sa labi. Napansin niya ng bata na may pangalan ding Clarine at nilapitan nga si Cleo. Are you okay po? Why are you suddenly sad po? Tanong pa nga ng cute na bata. Payak ng ngiti lamang ang iginawad ni Cleo kay Clarine at umiling na nga lamang. Wala,
May naalala lang ako, hindi ako sad. Huh? Are you sure po? Bakit kahit nakangiti ka eh hindi ka pa rin po happy? Yung eyes niyo po hindi happy oh. Hindi ka po real na masaya. Naglalay ka lang po sa akin. Bad daw po yun, sabi ni Daddy. Napakagat nga. Nangibabang labi si Cleo sa narinig kay Clarine. Pinipigil nga ang luhang gustong kumawala mula sa kanyang mga mata. Naalala ko lang kasi yung anak ko. Babae rin siya at siguro kung narito siya ngayon baka magkasing tangkad na kayo. Sagot nga niya. Hindi alam nga ni Cleo pero magaan talaga ang loob niya sa bata at tila ayos lang kahit sabihin niya ang tungkol sa anak niya. Kailanman ay hindi na nga niya binanggit ang tungkol sa anak niya matapos nga niya itong ipinamigay. Dahil sa tuwing naalala lamang ni Cleo ang anak na ibinenta niya ay kinakain lang siya ng guilt at nangungulila nga siya mas lalo. Naiisip lang niya lalo kung gaano siya parang kasamang ina. Anak, where is your daughter now? Kuryosong tanong pa nga ni Clarine at napanguso pa nga. Wala na siya at hindi ko na siya makikita pa. Napayuko na nga lamang si Cleo at pilit na itinago nga ang luhang biglang tumulo sa pisngi niya. Nangakmang pupunasan na nga niya yun, may maliit na kamay ang siyang sumapo sa kanyang pisngi. Mga kamay mismo ni Clarine. Pinapahid ang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Don't be sad na po. If you want, you can treat me as your daughter para hindi ka na po sad. If that's okay with you po, magiging good girl po ako sa inyo kasi hinelp niyo po akong ihanap yung ball ko eh. Ani nga ni Clarine. Hindi na nga napigilan pa ni Cleo ang sarili. Niyakap nga niya si Clarine at naiyak na nga ng tuluyan. Pinipigilan ang hikbi na kumawala sa mga labi. Simula ng araw na yon naging malapit na nga sila ni Clarine. Minsan, natitsyempohan nga niya si Clarine sa opisina ng daddy nitong si Philip pero minsan ay wala din dahil may pasok nga ito sa school. Pero nang sumapit na nga ang bakasyon madalas nga si Clarine sa opisina ni Philip. Laging naroon at tumatambay nga habang nagtatrabaho ang ama. Hi, Ate Cleo, let's play! Ani nga ni Clarine nang madatnan nga niya ito sa loob ng opisina ni Philip. At nakahawak nga ito sa tablet niya at nakaplay sa screen ng dress-up game na pinagkakabalahan nga nito. Hello, nasan ang daddy mo? Tanong nga kagad ni Cleo. Mag-isa na nga lang kasi ulit ito at medyo nag-aalala nga lang sa kanya. Lumabas po, sabi niya po may kikitain lang daw po siyang business partner. But his secretary is just in his office, katabi lang ng office here ni daddy. Lumabas po ako sa office niya kasi nabobored na po ako dun eh. Tumango nga si Cleo. Ah, ganun ba? Dapat hindi ka nag-iisa. Hindi ka ba natatakot sa Mumu? Nope, I'm not afraid po. Mumu is just a product of our imagination. And besides, Daddy said my guardian angel is always with me. Kaya wala po kong need na ikatakot. Matapang nga nasagot nito. Aba, ang tapang mo naman pala. Nangingitingwi ka naman ni Cleo. Of course, I'm a big girl na po eh. Napatawa na nga lamang si Cleo. Sige, maglilinis na lang muna ako ha. Okay, but let's play later on ha. Paniniguradong tanong pa nga nito. Tumango bilang sagot si Cleo at nagsimula na ngang mag-mop ng sahig. Ganado nga siya dahil hinihintay din siya ni Clarine na tahimik lang na nakaupo sa sofa. Hindi nito tineplay ang nilalaro dahil talagang matyaga nga itong naghihintay. Nang matapos ngang maglinis si Cleo ay nilapitan niya kaagad si Clarine. Are you done na po? Oo. Yay! Come here na po, sit beside me. Hinila niya ang kamay ni Cleo at taktong pauupuin nga ito sa tabi niya. Umiling nga si Cleo. Nako, ipakita mo na lang sa akin ang gagawin mo. Pawisan ako eh, hindi ako pwedeng tumabi sa'yo, nakakahiya. Nakangiting sabi nga niya kay Clarine. I don't care po. Gusto po kitang katabi. Don't worry po. Manunood na lang po tayo ng movie. Huwag na po kayong mag-play. Nakangiting sad nga ni Clarine. Wala nangang nagawa pa si Cleo at naupo na nga sa tabi ni Clarine. Nahihiya pa nga siya ng kaunti pero mas lalo lang nagsumiksik si Clarine. Huwag ka masyadong sumiksik sa akin. Pawisan kaya ako ngayon. Ani pa nga ni Cleo. Nagpout lang ang cute na si Clarine at umiling bago umuklo at inamoy pa nga si Cleo lalo. You don't smell bad po. You actually smell like a mommy.
Maliit pa nga na boses na saad nito. Mas natawa pa nga si Cleo at napakamot na nga lamang sa leeg. Paano mo naman nasabi yan? Nagkibit balikat nga ito. I don't know. I often smell it from my lola nani at her house. She smells like a mommy to me. Kaya kapag nagnanap ako sa tanghali, niyayakap ko po siya. Paliwanag nga nito. I'm sorry, I don't really know how to explain it. I don't have any basis about that po, since wala naman po talaga akong totoong mommy eh. Tila naawa nga si Cleo sa bata kaya hinaplos nga niya ang ulo nito. Mukha namang mahal na mahal ka ng daddy mo eh. Yes po, love na love po ako ni daddy. Pero iba pa rin naman po kapag may mommy ka eh, kaya I want to have a mom. Ah, alam ko na po. Saad pa nga ng bata sabay taas pa nga ng kanyang hintuturo na tila may naisip nga na magandang idea. Bakit ano yon? Can you be my mommy instead? Excited na tanong pa nga ni Clarine na ikinamilog nga ng mata ni Cleo. Ha? Huh? Wala akong alam sa pagiging nanay. Sagot naman ni Cleo na may kirot sa puso niya. Yun naman ang totoo pero masakit pa rin talaga sa kanya lalo na kapag naiisip nga niya kung paano niya na ibenta na lang ang anak niya noon, kahit pa sabihin na may rason naman siya kung bakit niya nagawa yun. But I really like you to be my mom. You should be my daddy's wife nga po eh. Ungot pa nga nito. Natatawang nailing na nga lamang si Cleo at hindi na nga gaanong seneryoso pa ang sinabi ni Clarine. Nanood na nga lamang sila ng movie na sinasabi nito at hindi naman niya ipagkakailang nag-enjoy nga siya at hindi na nga napansin ang oras pa. Sakalang natauhan nga si Cleo nang bumukas ang opisina at iniluwa nga nito si Philip. Princess, you're with someone. Ani nga ni Philip na may munting ngiti sa labi bago dumako nga ang tingin kay Cleo. Yes, Daddy. This is Ate. Wait, what's your name again po? Tanong pa nga ni Clarine. Akmang sasagot na nga si Cleo. Pero naunahan nga siya ni Philip. Her name is Cleo. She's in charge to clean my office, princess. Sabi pa nga ni Philip. Parang gustong tumalon nga ng puso ni Cleo sa sagot ni Philip. Kilala siya nito. Pati pangalan alam niya. Akala niya hindi siya nito natatandaan dahil kapag pumapasok nga siya dito sa opisina niya, para maglinis ay hindi naman siya kinakausap ni Philip. May mga pagkakataon na tinitignan lamang niya ito. At kahit anong kailangan ni Cleo sa mga panakaw na sulyap niya kay Philip, kapag nagpupunta nga siya sa office ito ay hindi niya maiwasang humanga nga sa lalaki. Guwapo naman kasi talaga si Philip. Syunga lang ang mga babaeng hindi magkakagusto dito kahit pa may anak na nga ito. Ah yes, it's Ate Cleo. She's with me the whole time, mabuti na lang dahil hindi po ako gaanong na-bored. Ate Cleo is so nice to me. Dagdag pa nga ni Clarine at tinapunan nga ng makahulugang tingin sa Cleo. She's also kind, Daddy. Hindi niya po ako iniwan kahit pa sinabi kong hindi ako takot sa Mumu. I like being around with her. Not only she's good to me but she's also pretty like me. Hindi maiwasang mamula ni Cleo. Bakit parang pinapaliguan siya bigla ni Clarine ang mga papuri sa harap ng daddy nito. May idea na nga si Cleo kung bakit niya iyon sinasabi pero ayaw man niyang mag-conclude na lang bigla. Sinulyapan nga ni Philip si Cleo na may magaang ngiti. Thank you for taking care of my daughter, Cleo. If you want, pwede kitang itreat ng lunch for today as my thank you. Kaagad naman na umiling si Cleo. Naku, wag na po, sir. Nag-enjoy naman po akong samahan si Clarine eh, kasi mabait na naman na siyang bata. At saka nakakahiya naman po. I insist, or much better if dito ka na lang din kumain. Ha? Huh? Mas lalo naman pong nakakahiya yun. Nagulat nga si Cleo nang biglang humawak nga si Clarine sa kamay nito. Sige na po, Ate. Dito ka na lang po mag-eat sa office ni Daddy. The more, the merrier kaya. Ungot pa nga nito, sabay nguso pa nga. Hindi naman matanggihan bigla ni Cleo ang kakyuta ni Clarine, kaya sa huli napapayag na nga lamang siya nitong kumain kasabay nila kahit nahihiya pa nga siya. Nagpo-order na nga lamang si Philip sa sekretary niya bago sila lumipat sa isang table at ipinwesto nga doon ang mga pagkain. Nang nagsimula na nga silang kumain ay awkward pa nga sa simula si Cleo.
Pero dahil gutom na nga rin ay talagang sinulit na nga rin niya. Hindi rin kasi siya nakapag-breakfast kanina dahil talagang nagtitipid nga siya. Panaka-naka nga na pinupunasan ni Cleon ng tissue ang bibig ni Clarine dahil talagang makalat nga itong kumain. Lingid nga sa kalaman niya ay pinagmamastan nga siya ni Philip sa mga simpleng galaw niya. Napukaw lamang ang atensyon ni Cleo sa pagkain nang marinig nga ang munting halakhak ni Clarine. "This is so cute! We're like a family! I have a daddy and a mommy!" Ani pa nga ng cute na batang si Clarine at binalingan na nga si Philip bago balingan nga naman si Cleo. "And I have a mommy! Oops! Your ate Kyla pala!" Hagik-gik pa nga nito. Napamaang ng bahagya si Cleo at hindi maiwasang mamula sa sinabi ni Clarine. Napainom nga siya ng tubig bigla at hindi nga niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nasamid nga siya at kagad namang hinagod ni Philip ang likuran niya. "Are you okay?" Tanong pa nga ni Philip kay Cleo. Tumango na nga lamang si Cleo bilang pagsang-ayon. "Yes sir, okay lang po ako, hindi sinasadyang napunta kay Clarine." Ang tingin nga ni Cleo at halos napamaang nga siya nang makitang may mapanuksong ngitingan sa labi nito habang nakatingin nga sa kanilang dalawa na para bang binibigyan nga ng mali siya ang kanilang mga kilos. Nagpatuloy na nga lamang siyang kumain at nagpatay mali siya na nga lamang sa ngiting ginagawad nga sa kanya ni Clarine. Nang matapos nga sila ay nagpresenta ng linisan nga ni Cleo ang mga pinagkainan nila. Nang naibasura na nga yun ay sakalang niya napansin si Clarine na nakasunod pala sa kanya. "Diyos ko, ginugulat mo naman akong bata ka." Bulalas pa nga ni Cleo sabay hawak nga sa dibdib. Humagigik na nga lamang si Clarine. "Sorry Ate Kyla!" Nag-peace sign pa nga ito. "Bakit ka nandito? Balik ka na sa daddy mo, baka hinahanap ka na niya." Nagkibit-balikat nga si Clarine. "About what I've said po, I was serious about it." Nagtatakang tanong naman ni Cleo. "Ang alin?" "That I really want you to be my mommy. Me, daddy, and you look so perfect all together. Bagay po kaya tayong maging isang happy family." Naiiling na nga lamang si Cleo at natatawang hinaplos ang pisngi nito. "Palabiro ka talaga. Alis na ako ha. Babalik ka po?" "Oo naman." Naglakad na nga papalayo si Cleo at nangingiti na nga lamang sa mga nangyari ngayong araw. Sa mga nagdaang taon, ngayon na nga lamang siya ulit tila naging masaya ng totoo. Ngayon na nga lamang siya nakaramdam ng ganito at hindi niya itatangging gustong gusto niya ang ganitong pakiramdam. Nang sumapit nga ang uwian ay umulan na nga ng malakas. Pero kahit ganun ay hindi nawala ang tuwa sa loob ni Cleo. Hindi niya magawang mainis dahil naaalala pa rin niya ang kaunting oras na kasama nga niya ang magamang sina Philip at Clarine. "Sabay ka na sa akin, Cleo, ang lakas kaya ng ulan." Ani pa nga ng lalaki. Isa sa mga kasamahan nga niyang tagalinis na si Miko. May hawak na payo nga si Miko at ready na ngang lumabas ng building. Inilingan nga siya ni Cleo. "Nako, hindi na. Mauna ka na, Miko. Kaya ko na to. Sigurado ka?" "Oo naman." "Okay, sabi mo eh." Makalipas nga lang ng ilang minuto ay lumabas na nga si Miko. Samantalang si Cleo ay nagpalit lang ng komportableng damit sa CR bago niisipang lumabas na nga rin. Nang nasa labasan na nga siya, para maghintay ng masasakyang jeep, ay may isang itim na kotse biglang tumigil sa harapan niya. Bumaba nga ang salamin ng kotse at nakita nga ni Cleo sa Philip na siya palang nagmamay-ari noon. "Sir?" Takang tanong nga ni Cleo. Malamig nga ang gabi at mabilis ang pagdilim ng kalangitan dahil sa ulan, kaya hindi na nga niya maiwasang mapahulikip-kip para maibsan nga kahit papaano ang lamig na nararamdaman niya. "Gerin Cleo," halos pasigaw nga na sabi ni Philip. Dahil hindi na nga sila gaanong magkarinigan, bumuhos na nga naman kasi ang malakas na ulan. "Po?" "I said Gerin, come on, mababasa ka niyan." Pagsang-ayon pa nga ni Philip. Hindi na nga nag-isip pa si Cleo at pumasok na nga sa loob ng kotse. Nakakahiya naman kasi kung paghihintayin pa nga niya ito ng matagal. Ayaw naman niyang magpa-importante sa boss niya. Nang umandar na nga muli ang kotse, ay nasulyapan nga niya sa likod si Clarine na mahimbing na natutulog. Hindi niya ito maiwasang ngitian. Kahit tulog na nga ang bata, napagod yan kalalaro kanina. "She was actually looking for you.
Gusto niyang puntahan ka kaso sabi ko, busy ka sa trabaho mo. Ani nga ni Philip bigla, nang mapinsin nga nito ang pagsulyap niya kay Clarine. She's really fond of you. Dagdag pa nga nito na may ngisi nga sa labi. Isang ngiti ang niisukli ni Cleo. Pansin ko nga rin po sir eh. Ewan ko ba kung anong nakita niya sa akin? Saad pa nga nito? Janitress lang naman po ako eh. Sagot niyang natatawa. Binalingan nga siya ng isang seryosong tingin ni Philip bago bumalik ang tingin sa daan. Huwag mong nilalang ang trabaho mo, Cleo. There's nothing wrong with being a janitress. Ang importante ay marangal ang trabaho mo. And aside from that, it can feed an empty stomach. At saka dahil sa'yo, komportable ako sa opisina ko. Actually, mas gusto kita kaysa sa naunang in charge na maglinis sa office ko. Pulido ka kung magtrabaho at walang kahit anong alikabok sa anong sulok man. Mahabang litanya pa nga ni Philip. Parang nag-echo naman bigla ang sinabi ni Philip sa isip nga ni Cleo. Pero ang mas tumatak nga sa isip niya ay ang sinabi nitong mas gustong kansya nito kaysa sa naunang in charge sa office niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa tuwa. Hindi na nga siya nakasagot pa. Napansin nga ni Cleo makalipas ang ilang minuto na tamang daan ang binabaybay nila. Napaisip tuloy siya. Alam ba ni Philip kung saan siya nakatira? Parang napansin tuloy yun ni Philip kaya sinagot na nga nito ang tumatakbo sa isipan niya. Well, I personally checked your resume as soon as I saw you with my daughter. Hinihingi ko sa HR kasi as much as possible I want to know everyone who are close to my daughter. Kaya alam ko kung saan ka nakatira. Pasensya na, nag-iingat lang. Don't get me wrong with that. Paliwanag naman ang lalaki. Naiintindihan ko po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Nasabi na lang ni Cleo. Nang narating na nga rin nila sa wakas ang harapan ng maliit na tirahan ni Cleo ay kaagad nga itong nagpasalamat. Inalok niyang pumasok muna silang magama para makapagpahinga nga saglit bago bumiyahe pero tumanggi nga si Philip dahil gusto nga nitong makauwi agad sila para komportabling makatulog nga si Claire. Hindi na kumontra pa si Cleo at pinanood na nga lamang niya mula sa pintuan niya ang pag-alis ng kotse ni Philip. Nang mas lumalim pa nga ang gabi, ay bumuhos pa nga ang malakas na ulan. Tumatalsik na nga rin ang tubig ulan sa nakasarang bintana malapit nga sa kama niya kaya naalimpungatan nga siya mula sa malalim na tulog. Walang choice nga si Cleo kundi ang ayusin yun at maglagay nga ng kung anong pagtaklob para hindi nga siya mabasa mula sa loob. Nabasa nga siya ng kaunti kaya naman hindi na nga siya nagulat. Kinabukasan na masama ang pakiramdam niya. Pero kahit ganun, pinilit pa nga rin ni Cleo ang pumasok sa trabaho. Masakit ang ulo niya at namumutla nga siya pero hindi na nga niya inalintana pa yun. Mas magkakasakit lang siya kung nagkukulong nga siya sa bahay niya. Ate Cleo, are you okay? Tanong pa nga ni Clarine nang nagsimula na nga siyang magmap sa loob nga ng office ni Philip. Si Philip naman ay palihim nga lang na sumusulyap kay Cleo. Napapansin na rin kasi nito ang tila nanghihina nga na si Cleo. Kaya naman hindi na nga naiwasan pa ni Philip ang mapatayo sa kinauupuan niya. Nilapitan nga niya si Cleo at marahang idinampinga ang likod ng palad sa noon nito. You're burning hot! Bulalas nga ni Philip na nag-alala. Gustuhin mang umiling nga ni Cleo pero nalalabo nga ang mga mata nito. Ang sumunod na nangyari ay ang pagsalo sa kanya ni Philip nang bigla nga itong nawala ng malay. OMG Daddy! I think Ate Cleo is sick. Should we call the doctor? Nag-aalala nga rin na tanong ni Clarine na ngayon ay nakasunod na nga lang kay Philip at papasok nga sa private room niya sa mismong office. Ginagamit niya lang ang room na yon kapag naisipan nga niyang mag-overtime at maraming trabaho. At of course, kapag may emergency. No need, princess. She's sick, yes, but all she needs is a proper rest. Mukhang nagkasakit dahil sa ulan kahapon. Sagot nga ni Philip bago nga sila pumasok sa kwarto at marahang ibinabanga si Cleo doon. Really? Sana maging okay na po siya. Kawawa naman po si Ate Cleo. Nakangusong sabi pa nga ni Clarine. She will be fine. Ani nga ni Philip bago nga nginitian si Clarine. Bantayan mo na muna si Ate Cleo mo. I'll just call my secretary to bring some meds and clean towel. Masunuring tumango lang si Clarine at binantayan nga si Cleo na mahimbing na natutulog.
Makailang minuto lang ay bumalik na nga si Philip. Kasunod naman ito ay ang sekretary nitong dala ang pinabili nga niyang gamot at clean towel. Meron nga ring bagong damit na pwedeng pamalit nga ni Cleo kapag pagbawisan na nga siya. Daddy, maybe Ate Cleo has been really tired with her work. Huwag mo na po kaya siyang pag-working muna. Tanong pa nga ni Clarine. Pwede siyang magpahinga, Princess, but it will be her decision whether she will continue to work or not. Daddy, like what I've said, I want Ate Cleo to be my mom. Kaya dapat po alagaan mo po siya. Biglang sabi pa nga ni Clarine na ikinasamid na nga lamang ni Philip ng sariling laway. Napatawa nga siya nang wala sa oras at tumulong nga ang pawis sa gilid ng kanyang noo. Why are you suddenly bringing up that topic, Princess? Nagkipit-balikat nga si Clarine. Don't get me wrong, Daddy. You're more than enough for me. You treated me like your own daughter kahit hindi naman. Pero naiisip ko lang po na iba pa rin pala talaga pag may mommy. Nainggit po kasi ako sa mga kaklase kong may mommy. Sorry, Daddy. Am I asking for too much? Huwag niyo na lang po akong pansinin. Napabuntong hininga nga si Philip. Aware nga si Clarine na hindi niya ito totoong anak, pero parang totoong anak ang turing niya dito. Si Clarine ang naging rason kung bakit may direksyon nga ang buhay niya ngayon. Siya ang nagsilbing ilaw para mapunta nga siyang muli sa tamang landas at itinatak nga niya sa isipan na gagawin niyang lahat para kay Clarine. Tandang-tanda pa nga ni Philip kung gaano kadilim ang buhay niya noon. Yes, mayaman siya. Nakukuha niya lahat ng gusto niya. Babae, alak, pera. Sa isang iglap, napapasa kamay nga niya. Pero naisip niyang tila may kulang. And that's how he thought of having his own child. Komplikado man ang detalye kung paano napunta sa poder niya si Clarine, hindi na nga niya linta na yon dahil unang kita niya pa lang noon dito ay naantig na nga ang damdamin niya. Itinigil nga ni Philip ang mga nakagawian niyang hindi nakakabuti sa kanya para kay Clarine. Princess, I could give you everything, but unfortunately, what you're asking is not something too easy to give, ani pa nga ni Philip. Kaagad namang tumango si Clarine. I understand, Daddy, but can you at least give Ate Cleo a chance, please? Pinagdoob pa nga nito ang palad niya at nag-beautiful eyes pa nga. Fine. Yay! Thank you, Daddy! Anything for you, Princess. For the meantime, sa labas ka muna. Sama ka sa sekretary ko, baka mahawa ka kay Ate Cleo mo. Sabi pa nga ni Philip. Okay pa, Daddy! Umalis na nga rin kaagad si Clarine at sinimulan na nga ang alagaan ni Philip si Cleo. Kumuha nga siya ng tubig at ibinabad nga doon ng malinis na towel at pinika. Yun ang ginamit niya para idampi nga ng marahan sa noo at pisngi ni Cleo pababa nga sa leeg. Habang ginagawa yun, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Kahit maputla nga si Cleo, ay maganda pa nga rin ito. Hindi naman itatanggi yun ni Philip. Inaamin niya sa sarili na unang kita pa lang niya noon kay Cleo bilang bagong janitor sa office niya ay napahanga na nga siya sa angking ganda nito. Hindi niya lang gaano ipinapahalata dahil baka akalain nga nitong mukha nga siyang ewan kapag pinagmasdan nga niya ito ng matagal. Napakunot nga ang noon ni Philip nang marinig niya na tila nagsasalita si Cleo. Ano ko, sorry. Bulong nga nito na malinaw naman sa pandinig ni Philip na mas lalo lang ikinakunot ng noon ito. May tumulo ring luha sa gilid ng mga mata ni Cleo. Anak? May anak ba si Cleo? Iyon ang katanungan na pumasok kaagad sa isip ni Philip. Sa resume kasi nitong ipinasa ay single naman ito at wala pang asawa. Pero posible kayang may anak nga ito? At bakit nagsasorry siya? Tila naging interesado nga si Philip. Napailing na nga lamang siya. Siguro na nanaginip na nga lamang ng masama si Cleo kaya ang ginawa niya ay hinawakan nga niya ang kamay nito para maramdaman nga niyang hindi siya nag-iisa. Nang kahit papaano ay kumalma naman si Cleo, ayak mga alisin na nga sana ni Philip ang kamay nga niya dito pero nagulat nga siya nang humawak pabalik si Cleo. May kung anong kuryente ang dumaloy sa ugat ni Philip nang mas maramdaman pa nga niya ang palad ni Cleo sa kamay niya. Mainit nga yun pero sapat na para makaramdam nga siya ng kakaiba sa loob niya. Isinawalang bahala na nga lamang ngayon at nagpatuloy nga sa ginagawa. Nang natapos nga itinawagan nga niya ang head ng janitor at ininform nga itong may sakit si Cleo.
Wala namang nagawa pa ang head dahil syempre, siyang boss. Habang hinihintay na bumaba nga ang lagnat ni Cleo, ay umupo na nga muna siya sa sofa at sumandal doon. Hindi na nga niya namalayan pa na nakaidlip nga siya. Mahimbing na nga ang tulog ni Philip nang magkamalay nga si Cleo. May towel nga sa noo niya at balot na balot nga siya ng kumot. Hindi kagaya kanina ay maayos-ayos na nga ang pakiramdam niya. Hindi na kasing bigat kaninang umaga. Iginala nga ni Cleo ang paningin sa paligid at kumunot ang noo niya dahil sobrang sosyal ng kwartong inookupan niya ngayon. Malambot ang kamang hinihigaan at napasinghap nga siya nang makitang natutulog nga si Philip sa isang sofa sa gilid. Sir Philip, tawag pansin nga ni Cleo dito. Halos mapabalikwas naman si Philip mula sa pagkakaidlip at dali-daling dinaluhan nga si Cleo nang may pag-alala sa mukha. How are you, Cleo? Are you feeling good now? May masakit pa ba sa'yo? Sunod-sunod nga na tanong ni Philip at kaagad namang dinampi ang kamay sa noon ito pagkatapos tanggalin ang towel noon. Thank God, bumaba na ang lagnat mo. Tila nakaramdam naman ng bulta-bultahing kuryente si Cleo sa ginawa nga ni Philip sa paghaplos ng noon niya. Nasaan po ako, sir? Yun kaagad ang kanyang natanong. Don't worry, you're still in the company. This is my private room here in my office. Namilog ang mga mata ni Cleo. Sa inyo po to? Naku sir, nakakahiya naman po. Wala kang dapat ikahiya, Cleo. You're sick, kaya mas mabuting komportable ang higaan ka ang nahihiga. Dapat hindi ka nalang pumasok eh. Sad pa nga ng presidente ng kumpanya. Kaya ko naman po sir. Kaya mo? But you passed out a while ago. Natawa nga siya. Anyway, just wait here. Mag-order lang ako online ng soup para mainitan ang tiyan mo nang sa ganun ay makainom ka na ng gamot. Wala nang nagawa pa si Cleo nang tumayo na nga si Philip at lumabas nga ng kwarto. Namumula nga siya sa hiya sa kaisipang inaalagaan nga siya ni Philip ang presidente nga lamang ng kanilang kumpanya, ang boss niya. Habang hinihintay nga niyang bumalik si Philip ay siyang pagpasok naman ni Clarine sa kwarto. Namilog ang mata ng bata nang makitang gising na gising na nga si Cleo. Ate Cleo, mabuti naman po at gising na po ikaw. Pinag-worry mo po ako ng super. Bulalas pa nga ni Clarine at nilapitan nga si Cleo. Sorry na. Ginitian nga niya si Clarine. I hope you'll be fine soon para makapunta na po ikaw sa birthday ko next week. Sad pa nga nito. Nagningning nga ang mata. I told Daddy about my plans. Sabi ko po hindi ako magbabirthday kung hindi ka invited. Hagik-gik nga nito. Naku, nakakahiya naman Clarine. Bakit mo naman sinabi sa daddy mo yan? Because my birthday will be more special if you'll be there. Akmang sasagot pa nga sana si Cleo pero bumukas na nga ang pintuan at pumasok nga si Philip na may hawak na tray ng sopas. Lumabas din kaagad si Clarine dahil may pinapanood daw itong palabas at hindi niya pwedeng mamiss yun. Inilapag nga ni Philip ang tray sa may side table bago naupo nga sa gilid ni Cleo. Kain ka muna. Sad pa nga nito. Tumango nga si Cleo at akmang kukunin na nga ang mangkok sa side table pero tumanggi nga si Philip. Siya na ang kumuha nun pati nga ang kutsara. Hinalo niya yon bago kumutsara nga at iniumang nga sa bibig ni Cleo. Kaya ko naman po sir, hindi niyo po ako kailangang subuan. Nahihiyang sambit pa nga ni Cleo. No, I insist. Come on, Claire. Open your mouth. Seryosong saad na nga lamang ni Philip. Wala nang ang nagawa pa si Cleo kundi sundin na nga lamang sinabi nito. Hinipan nga ni Philip yon bago tuloy ang isinubo sa nakaumang na bibig ni Cleo. Hindi maiwasang mas mamula nga ni Cleo sa ginagawa nga ni Philip sa kanya. Wala namang espesyal dito pero hindi niya magawang ibaliwala. Lalo pa at halos lalabas na nga sa dibdib niya ang puso niyang sobrang bilis ng tibok. Idagdag pa ang nagliliparang mga paru-paro sa tiyan niya na ngayon niya lang naranasan. Pilit kinalma ni Cleo ang loob niya habang nagpatuloy nga si Philip sa pagsuba ng sopa sa kanya. Hanggang sa naubos na nga niya yun ang lumipas nga ang ilang minuto. Nahirapan pa nga siya ng una dahil wala talaga siyang gana. Pero sa kagustuhang makaiwas sa mga mata ni Philip na nangungusap na pilitan nga siyang ubusin. Iyon. Good girl, now take your meds. Ani pa nga ni Philip na tila nga siya isang bata.
Mapaglaro at nangingislap nga ang mga mata. Napanguso na nga lamang si Cleo at tinanggap na nga lamang ang gamot sa kamay ni Philip, pero bago yun, napatitig nga siya kay Philip ng matagal. "Why?" Takang tanong pa nga ni Philip. Kaagad umiling nga ito. "Ah, wala lang. Parang nakita ko kasi bigla si Clarine sayo. Bigla noong umuso ka. You suddenly look like her. Para bang older version niya." Natatawang sagot pa nga nito. Kumunot lang ang noo ni Cleo at hindi na nga pinansin yun. Kaagad nga niyang ininom ang gamot. "Ah, maayos na ang pakiramdam ko. Pwede na siguro ako magtrabaho ulit. Nakakahiya naman." "Nope. Nakausap ko na ang head niyo. I told her that you're sick, so get enough rest until you're okay," sabi naman ni Philip. "Pero nakakahiya naman kasi. Sila nagtatrabaho samantalang ako nandito nagpapasarap." Napakamot pa nga siya sa likod ng ulo. "Huwag mo nang isipin yun. What's more important here is your health." Istriktong saad pa nga ni Philip. Wala nang nagawa pa si Cleo kundi ang mapabuntong hininga na nga lamang. Boss na nga niya mismo ang nagsabi, kaya wala na nga siyang karapatan pang sumuway pa. Tahimik sila. Makalipas ang ilang minuto, kapag Juan ay lumabas nga ng sandali sa Philip, hawak ang tray ng mangkok at baso. Bumalik din ito agad at naupo nga muli sa sofa bago sumandal doon. Mukha nga siyang hari sa ayos niya doon na nakasuot ng formal na damit. Korona na lang ang kulang. Napansin nga ni Philip na nakatitig nga sa Cleo sa kanya. "What, you need something?" "Wala ka bang trabaho, sir? Baka po sobrang nakaka-istorbo na po kasi ako eh." Tanong pa nga ni Cleo. Kung makatambay kasi si Philip dito ay parang hindi siya may-ari ng isang malaking kumpanya. Parang hindi siya busy na presidente. "Wala, for now. Inaayos pa ng sekretary ko ang magiging schedule ko for next month. May minor na aayusin pero hindi naman kakainin lahat ng oras ko." Tumango na nga lamang si Cleo. Kahit hindi pa rin siya kumbinsido. Nakakahiya talaga na nagpapaalaga siya sa boss nila habang may sakit siya. Lumipas ang mga minuto na gustong matulog na nga lamang ni Cleo pero hindi naman siya makatulog. Napabaling nga lamang siya muli kay Philip at halos mahulog nga siya sa kama nang makitang nakatitig ito sa kanya. "My daughter told me something." Ani nga bigla ni Philip. Ano po yun, sir? "That she want you to be there on her birthday." Napangiti nga si Cleo. Opo, nasabi na po sa akin ni Clarine. "But she requested to not have a grand birthday party this time. Ang gusto niya ay tayong tatlo lang daw sa bahay, kasama ang mga kasambahay at guards. That will be next week." Hindi ko po sigurado kung makakapunta ako eh. Eh kasi may trabaho naman po ako dito. Pero teka, bakit tayong tatlo lang po?" "I don't know. Hindi ko alam sa batang yun. But that's not a problem. Ako nang bahala doon. Basta nandun ka sa birthday ng anak ko, okay na yun." Napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Cleo at nagtataka nga siya kung ano ba ang plano ng batang si Clarine. Tumango na nga lamang siya kalaunan dahil sa loob-loob niya. Gusto rin naman niya para sa bata. Pero nagtataka din siya kung bakit pumapayag nga ang kanyang boss. Pero basta, gusto niyang mapasaya si Clarine kahit papaano sa simpleng pagdalo niya. Nag-iisip na nga rin siya nang pwedeng maibigay bilang regalo rito. Wala siyang maiisip na matino kasi kung tutuusin naman ay kaya namang ibigay lahat ni Philip ang gusto niya. Kaya naisipan nga niyang ipagluto na nga lamang ito. Ganun nga ang ginawa ni Cleo nang sumapit na nga ang birthday ni Clarine. Mabuti na lang at kahit papaano ay may naisave nga siya sa isang racket niya online. Magbebenta rin kasi siya doon at ipinagpapasalamat nga niya dahil may kaunting kita nga siya. Naisipan nga niyang magluto ng ginataang bilo-bilo. Specialty niya kasi yon at paborito rin ng tatay niya nang nabubuhay pa nga ito. Maaga nga siyang lumabas ang bahay niya at sumakay nga sa jeep papunta sa bukana ng subdivision kung saan nakatira nga sina Philip at Clarine. Sinabi naman na ni Philip ang address nilang magama kaya hindi na nga nahirapan pa si Cleo. Binigyan nga siya ng pass ng guard bago pa nga siya tuluyang nakapasok sa subdivision. Nilakad na nga lamang niya iyon dahil nag-enjoy naman siyang tumingin ng mga bahay na nadadaanan nga niyang sobrang laki. Makailang minuto lang ay narating na nga rin niya ang bahay nila Philip. Nalula nga siya pagkakita pa lang ng bahay dahil sobrang laki noon. Kaagad nga siyang sinalubong ng guard at pinapasok din kalaunan. "Hello, kayo po ba si Miss Cleo? Ako nga pala si Doray.
Isa mga kasambahay dito kay na Sir Philip. Sabi nga ng isang kasambahay na nakatawag pansin nga kay Cleo. Ah, magandang umaga po. Naku, huwag mo na akong pinupo. Pinapatanda mo naman ako eh. Hagik-gik pa nga ni Doray bago napatingin nga sa hawak ni Cleo na Tupperware kung saan nakalagay nga ang niluto nga niyang ginataang bilo-bilo. Para ba yan kay Bagets? Halika na at ilagay na natin yan sa hapag. Naku, matutuwa yun dahil maraming handa nga yung birthday niya. Nakakatuwa nga eh kasi tayo-tayo lang din ang magse-celebrate kasama siya. Imbes na mag-imbita siya ng mga kaklase niya. Ang sweet talaga ni Clarine. Panay lang ang daldal nga ni Doray hanggang sa makarating na nga sila sa dining table at kagaya nga ng sinabi nito maraming ang handa. May pang heavy lunch at dessert. Nahiya tuloy si Cleo sa dala niya dahil pang sosyal halos lahat ng mga handa nga niya. Oo nga pala, tulog pa si Clarine dahil napuyat kagabi kakanood ng movie. Si Sir Philip naman lumabas para kunin ang order niyang cake. Balak naming surpresahin si Clarine mamaya kaya dapat ready na lahat ha. Tumangutango na nga lamang si Cleo. Makailang minuto nga ay dumating na nga si Philip na may dalang cake na nakalagay nga sa pink na box. Fresh na fresh nga ito sa get up nitong simpleng puting shirt at khaki shorts at Nike slides. Lakas ang dating kahit anong ayos. Oh, you're here, Cleo. Ang aga mo naman. Ani nga ni Philip pagkalapag nga ng cake sa mesa. Inagaan ko po talaga, sir, para makaiwas sa traffic. Saad nga ni Cleo at namula bigla dahil nagagwapuhan nga talaga siya kay Philip. Lagi naman siyang gwapo pero ibang dating niya ngayon. Tumango na nga lamang si Philip bago nga sila nag-ready para i-surprise na nga si Claire. Excited na excited nga ang mga kasambahay at nagsuot pa nga ng party hat. Si Doray nga ang may hawak ng party popper, samantalang si Philip naman ang humawak ng cake. Umakyat nga silang lahat sa kwarto ni Clarine at sakto namang kagigising lang nito kaya pagkabukas ng pagkabukas nga niya ng pintuan ay sumabog na nga ang kanta nila ng Happy Birthday Song. Thank you po! Thank you po sa inyong lahat! Masayang sabi nga ni Clarine matapos nga nilang kumanta. Make a wish, princess! Nangingiting wika pa nga ni Philip. Pumikit naman kagad si Clarine bago dumilat at hinipa na nga ang kandila ng cake niya. Naghiyawan muli ang mga kasambahay. Anong wish ng Bagets na cute na yan? Curiosong tanong pa nga ni Doray bigla. Alam na po ni Daddy yon. Tawa pa nga ni Clarine. Aba, mukhang may secret ang magama. Pwede mo bang ishare sa amin kung ano yon? Nagkibit balikat lang naman si Cleo. Still the same? I want to have a mom. Tawa pa nga nito na siyang ikinatahimik bigla ng lahat na tila may dumaang anghel. Nagkatinginan pa nga silang lahat bago nga hinaplos ni Philip ang ulo ni Clarine. What if I told you that I found someone who will be my wife and your mom? Saad pa nga nito. Tila nagningning ang mata ni Clarine. Really, Daddy? Of course! Sagot nga ni Philip at ipinasa nga kay Doray ang cake na hawak bago balingan nga si Cleo na nasa tabi. Hindi pa siya nakita ni Clarine. Here's your mom, princess! Ani nga ni Philip at biglang hinila sa bewang si Cleo. Suminghap ang mga kasambahay na nakarinig sa sinabi ni Philip. Maging si Cleo ay nagulat nga pero kalaunan ay napalitan ng gulat sa mata nito ng tuwa. Wow! Really? OMG, Daddy! Nagtatalon nga sa tuwa si Clarine. Tila may question mark naman sa mukha ni Cleo nang pasimpleng magtama nga ang tingin nila ni Philip. Gusto niyang salungatin ang sinabi nito pero parang wala siyang lakas na basagin ang kasiyahan ni Clarine. Na ngayon ay dinamba na nga siya ng mahigpit na yakap. Walang nagawa si Cleo kundi yakapin na nga lamang pabalik si Clarine. Mommy ko! Tuwang-tuwa pa nga nasaad ni Clarine habang nakayakap nga sa bewang ni Cleo. Awkward na napatawa lang ang mga sambahay, maging si Cleo. Naputol lang ang yakapan nila ni Clarine nang mag-aya na nga ito sa loob ng kwarto nito mismo at nagpatulong nga na magayos. Pinaliguan pa nga ni Cleo si Clarine bago nga siya pumili ng pink na dress at pinatuyo ang buhok. Matapos noon ay binraid pa nga nito ang buhok ng bata at pinasuot nga ang maliit na korona. Mukha tuloy siyang totoong prinsesa sa ayos nga nito. Hindi mapigilan nga ni Cleo ang maluha bigla. Naalala na naman niya ang anak. Siguro inaayusan niya rin ito ngayon. Miss na nga niya ito. Kaya kay Clarine na nga niya ibinuhos lahat ng atensyon na dapat ay para sa anak niya.
Tuwang-tuwa nga si Clarine sa kaarawan niya. Simple lang pero umalingaw-ngawang tawa nito sa bahay. Natuwa rin si Cleo dahil nagustuhan nga nito ang ginataang bilo-bilo na dinala niya. Mas marami nga itong nakain doon kaysa sa ibang handa. Natapos ang araw na yun na may fulfillment nga sa puso ni Cleo. At nang tumulong nga siyang magligpit, pinigilan naman siya ni Doray dahil bisita nga siya at bagong mommy nga ni Clarine. Hindi na nga lamang siya nakipagtalo pa at napunta nga ang atensyon niya kay Philip na sinesenyasan nga siyang sundan papasok sa library ng mansyon. About what happened earlier, thank you nga pala and sorry. Ani nga ni Philip bago umiwas nga ng tingin. I know it's wrong but I really want to make my daughter happy. Naiintindihan ko po pero paano na yan ngayon? Mas mag-e-expect pa lalo si Clarine at iisipin niyang magiging mommy na nga niya talaga ako. Hindi po ba mas madi-disappoint siya pag nalaman niya na hindi naman totoo ang lahat? Sagot pa nga ni Cleo. I know, but what I said is true though. Huh? Nakakunot noong tanong nga ni Cleo. Totoong gusto kitang maging asawa at maging ina ng anak ko. Anya, na ngayon ay namumula na nga ang tenga. Teka lang po sir ah, akala ko ba sinabi mo lang yun sa para mapasaya si Claire? Pagpapanggap lang yun, di ba? Nagugulo ang tanong nga ni Cleo at nauutal pa nga sa sinasabi niya. Yes, but can we at least try working this out, Cleo? You see, I'm really attracted to you. I'm not gonna lie about that. Hindi ka mahirap gustuhin dahil, una, maganda ka at may mabuti kang puso. Mabait ka rin sa anak ko. That's more than enough for me to choose you as my wife. Napabuntong hininga ito. I'm sorry. This is such a lame way to confess but I really like you, Cleo. Hindi na nga napigilan na ni Cleo ang sariling suminghap. Namimilog ang mga mata niyang nakatingin kay Philip. Pero Sir Philip, nagbibiro lang po ba kayo ha? Umiling naman ang lalaki. Of course not. Hindi ako mapagbirong tao, Cleo. I mean what I say. And when I said that I like you, totoo yun. Naisip ko pa lang na baka sa susunod na araw ay mapupunta ka sa ibang lalaki na iinis na ako. Ayoko nun, Cleo. At isa pa, I am a straightforward person. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. And I want you for myself only. Anito, sa mas matigas nga na tono bago umuklo, nang kaunti at hinila nga ang kamay ni Cleo at hinawakan nga yun. Hindi alam ni Cleo ang dapat na sasabihin pero sa mga oras na to, tuwang-tuwa ang puso niya sa sinabi ni Philip. Kaya natagpuan na lamang niya ang sariling tumatango sabay sabing, sige, subukan natin. Malapit din naman ang puso ko kay Claire eh. Sad na nga lamang ito. Namilog nga ang mga mata ni Philip bago wala sa sariling niyakap nga ng mahigpit. Si Cleo na nagulat at hindi kaagad na proseso ang ginawa nito. Pero kalauna natagpuan nga niyang sariling yumakap, pabalik kay Philip bago umalpas. Sa labi niya ang isang munting ngiti. Nagbago ang mga dumaang araw matapos ngayon. Nanirahan na nga si Cleo sa poder ni Philip dahil nangarin sa pamimilit ni Clarine. Dahil wala namang alamang bata na nagsimula sa pagpapanggapang meron sila ni Philip. Pinilit din siya nitong matulog mismo sa kwarto ni Philip. Mommy, sabi po ni teacher magkakaroon lang daw po ng baby brother or sister kapag natutulog po ang mag-asawa sa room po nila na magkasama. Kaya mommy, baby sister po ang gusto ko ah. Ani nga ni Clarine habang nasa hapag nga sila. Nabulunan naman si Philip at Cleo pareho sa sinabi ng inosenteng bata. Nagkatinginan nga sila at parehas na nga lamang silang namumula. Hindi nila alam kung tatawa ba sila o kakabahan. Princess, that's not something easy to give. It's still up to your mommy because she will be the one to bear your baby brother or sister for a couple of months. At mahirap ang magbuntis. Ani pa nga ni Philip sabay bali nga kay Cleo nang makahulog ang tingin. Napanguso naman si Cleo. Ganun po ba? Then I can wait, Daddy. Kahit matagal po ang couple of months. Tumikim nga si Cleo walang masabi sa usapin dahil sa loob niya takot nga siyang magbuntis muli. Hindi naging maganda ang karanasan niya sa unang anak kaya kung sakaling magbubuntis ulit siya, pakiramdam niya ay hindi ulit siya magiging mabuting ina. At mas nakakatakot kung madisappoint lang ang mga tao sa paligid niya lalo na si Clarina talagang umaasa.
Pero teka nga muna, talaga bang kinokonsidera niya ang pagbubuntis ng anak nila ni Philip Kuno? Parang nabuhusan nga siya ng malamig na tubig dahil nga sa naisip. Kaya imbes na isipin nga ang tungkol sa pagbubuntis, ay ipinagpatuloy na nga lamang niya ang kumain. You can sleep on my bed. Sa couch lang ako, total malaki naman at kasyang-kasya ako. Ani nga ni Philip nang pumasok nga sila sa loob ng kwarto nito. Ito na nga, at magsasama na nga talaga sila sa isang kwarto. Pwede naman kasing sa guest room na lang si Cleo. Ang kaso, kinukot siya ba nga ni Claire ang kasambahay na may hawak ng susi ng kada kwarto sa bahay. Ayun, itinago nito dahil mukhang seryoso pa rin talaga ito sa gusto nitong baby brother or baby sister, kahit pa sinabi nitong willing nga itong mag-wait. Ako na lang po dyan, sir. Mas kakasya po ako dyan eh. At sanay naman po ako sa mas maliit na higaan, kaya hindi niyo po kailangan matulog dyan. Saad naman ni Cleo. Nakakahiya naman kasi na boss na nga niya ang matutulog doon samantalang siya ang patutulogin nito sa malawak na kama. No, I insist. You are still a visitor here in my house. Mas magiging komportable ka dyan. Pwede rin namang magtabi lang tayo. Malawak naman tong kama mo. Nasabi pa nga lamang bigla ni Cleo at huli na nga para bawiin niya ito. Matiimang tingin na binaling nga sa kanya ni Philip. You don't know what you're saying, Cleo. Baka magkatotoo ang sinabi ng anak kong magkakaroon siya ng baby brother or sister. Malokong saad pa nga nito na siyang ikinapula nga ng mukha ni Cleo. Umiwas nga siya ng tingin. May tiwala ako sa iyo. Aniya sa maliit na boses. Sigurado ka? Oo naman. Fine. Lumipat na nga si Philip sa tabi niya. Bit-bit ang una nito dapat. Napalunok na nga lamang si Cleo nang nahiga na nga sa tabi niya si Philip. Tila nanigas nga siya sa kinahihigaan lalo pa nang mas malanghap nga niyang natural na amoy nito. Nakakalasing at nakaka-addict yun na parabang may kung anong nabubuhay nga sa loob niya. Cleo. Maligas-gas nga natawag ni Philip bigla kay Cleo. Binalingan naman niya si Philip. Bakit po? Kabadong tanong niya. Bumangon bigla si Philip at tumaktong papatong nga kay Cleo na ngayon ay namimilog na nga ang mga mata. Nahigit nga ang hininga nang maglapat nga ang mga ilong nila ni Philip, lalo pa nang dumako ang tingin niya sa mamasa-masa at mapula-pulang labi nito. Wala sa sariling napalunok si Cleo na ngayon ay namimigat na nga ang mga mata. Pero bago man niya naipikit yun, narinig niya ang halakak ni Philip. Hindi ako nakakatulog. Nabukas ang ilaw. Anitong nakangisi. Ang tinutukoy pala nito ay ang lampshade sa side table. Pinatay na nga niya yun at ito na nga si Cleo. Inisip niyang hahalikan siya nito. Isang halakhak ang kumawala sa labi ni Philip bago umayos muli sa pagkakahiga. Samantalang si Cleo naman ay umayos nga patalikod kay Philip para hindi nga nito makita ang pamumula ng mukha sa sobrang kahihiyan. Good night, Cleo. Saad pa nga ni Philip na hindi na nagawa pang sagutin ni Cleo. Hinila na nga siya ng kaantukan na buo ng kahihiyan maging sa panaginip. Nagising na nga lamang siyang may mabigat na bagay na nakadampi sa dibdib at hita niya. Nang gagalaw na nga sana siya para umayos ng higa, nakaramdam siya ng kilite sa bandang leeg niya. Kumurap-kurap si Cleo at napagtantong nakadantay pala ang binti ni Philip sa kanya, maging ang braso. At ang ulo nito ay nakauna na nga sa bandang taas ng dibdib niya. At ang nararamdaman nga niyang kilite sa may bandang leeg ay ang mainit nitong hininga. Ramdam na ramdam nga ni Cleo ang init ng katawan ni Philip. Kahit pamalakas naman ang aircon sa loob ng kwarto nito at tila wala nga siyang lakas na alisin ang halos buong katawan niyang nakadantay sa kanya dahil gusto niya ang pakiramdam noon. Idagdag pa ang gwapo nitong mukhang kay lapit nga sa kanya. Nagpanggap lang siyang tulog nang may narinig nga silang kalampag sa pintuan. Umaktong kagigising pa lamang ni Cleo nang nagmulat nga ng mata si Philip. Nang biglang, Mommy, Daddy, may baby brother na po ba ako? O baka naman po baby sister? Sigaw nga bigla ni Clarine mula sa labas ng kwarto. Parang nabuhusan nga sila ng malamig na tubig. Parehas nga sa sigaw ni Clarine. At dahil sa posisyon nila, parehas nga silang namumulang humiwalay sa isa't isa. Si Philip na ang tumayo upang pagbuksan nga
Si Clarine na hindi tumitigil sa pagkalampag ng pinto. Good morning, Daddy! Good morning din, Mommy! I figured that I really want a baby brother this time. Final decision ko na po yun, kaya sana matupad po. Yun na lang po ang wish kong isa. Total, natupad naman na po yung isa kong wish na magkaroon ng Mommy eh. Masiglang hayag nga ni Claire. You woke us up to say that, Princess? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Philip. At ang aga mo naman yatang gumising ngayon. Humagik-gik nga ang bata. Excited po kasi ako eh. Kasi baka po may kapatid na ako sa tummy ni Mommy. I want to be the first one to know about it. Halos masamid naman sa sariling laway si Cleo sa narinig na usapan ng magama. Kaya para makatakas at hindi marinig yun, ay kaagad nga siyang pumasok sa banyo at naghilamos. Nag-toothbrush na nga rin siya bago itinali ang buhok. Nang nakalabas na nga ay nandoon pa nga rin si Philip pero wala na nga doon si Clarine. Mukhang bumaba ng bata. Tara na sa baba mag-breakfast. Pag-aya nga ni Philip kay Cleo. Tumango lang si Cleo at akmang maglalakad na nga. Papalabas ang pintuan nang biglang tinawag nga siyang muli ni Philip na siyang ikinatigil niya. Ang sunod na ginawa nga ni Philip ay siyang naging sanhi ng pagwawala ng paru-paro sa loob ng tiyan ni Cleo. Dinampian lang naman siya ng halik sa pisngi ni Philip ng presidente ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan. Sabay sabi nga nito, "Good morning, Cleo. I haven't greeted you properly yet." Ani nga ni Philip na may ngisi bago nga siya nito hinawakan sa kamay at hinila papalabas ng kwarto. Nagpatianod na nga lamang si Cleo dahil talagang lutang pa nga rin siya sa paghalik ni Philip bigla sa pisngi niya. Namumula siyang humarap sa hapag at kahit panayang daldal ni Clarine, hindi niya magawang ituon-doon ng pansin dahil nasa halik pa nga rin ni Philip ang isip niya. Nagpaalam na nga si Philip papuntang trabaho at dahil simula na ngang nanirahan si Cleo sa poder ng lalaki ay hindi na nga rin siya nagtrabaho. Paminsan-minsan lang siyang dumadalaw sa dating bahay niya at naglilinis dahil kahit papaano naman ay mahalaga pa rin ang bahay na yun sa kanya. Dahil doon nga sila nanirahan ang yumao niyang ama. Isang araw habang busy nga si Clarine sa paglalaro sa iPad niya, naisipan nga ni Cleo na maglinis ang kwarto nila ni Philip. Kahit papaano ay medyo bored na nga rin siya dahil hindi naman gaanong sanay ang katawan niyang walang ginagawa. Tsaka nakakahiya talaga dahil hindi rin siya gaanong pinapatulog nila Doray sa mga gawaing bahay kahit pa sabihin niyang sanay na nga siya. Patagong kinuha nga ni Cleo ang walis tambo at dustpan imbes na nga ang vacuum na lang dahil paniguradong maingay yun. Nang makuha ay nagsimula na nga siyang maglinis ang kwarto nila Philip, napakanta-kanta pa. Inayos niya ang lamesa kung saan naroon ang ilang papeles niya sa kumpanya. Maging ang mga plaki na nakasabit ay pinunasan na nga niya at siniguradong walang alikabok. Chinek niya lahat pati nga ang kasulok-sulukan ng kwarto kung malinis ba o hindi. Ang totoo niyan ay hindi naman gaanong nahirapan si Cleo dahil hindi naman makalat si Philip. Kaya ang sinunod nga niya ay ang closet nito kung saan nakasalansan nga ang mga damit. Na naka-color-coded pa talaga. Binuksan niya rin maging ang mga cabinet kung saan nakita nga niya ang mga underwear nito. Umayos ka, Cleo. Naibulong na nga lamang niya sa sarili nang dumako ang paningin niya sa size ng brief ni Philip na puro branded pa. Nang binuksan na nga ni Cleo, ang kahuli-huli ang cabinet na patawa na nga lamang siya. Puro papeles din yun at naisip na nga lamang niya na may magulo pa rin palang parte sa kwarto ni Philip. Paano kasi? Ay ang mga papeles na nasa cabinet ay gulo-gulo. Hindi na nga nagatubili pa si Cleo at tinanggal na nga ang mga papeles doon at nagsimula ng ayusin. Tungkol lang naman yun sa kumpanya nito at hindi na nga niya gaanong naintindihan pa. Pero may nakatawag ng pansin kay Cleo. Binasa nga ni Cleo ang nasa pinakataas ng pinakahuling papeles na dapat ay iaayos niya. Adoption paper? Aniya, at mababasa doon ang detalye na si Philip, ang bagong parent ni Clarine. Kumunot lalo ang noo ni Cleo. Hindi pala niya talaga tunay na anak si Clarine. Parang mas humanga lalo si Cleo kay Philip at mas napangiti nga lalo. Pero may isa pang papeles ang tila ba pamilyar sa kanya. Medyo kupas na nga rin ang papel. Isa itong agreement na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Cleo nang makita nga ang pirma
sa pinakababa ng papel. Paano hindi niya mapapansin yun kung pirma lang naman niya ang nandoon? Diyos ko, mahinang usal nga niya ng mapagbutan to kung anong papel yun. Yun ang kontratang pinirmahan niya ng ibenta nga niyang anak niya ilang taon na ang nakakalipas. Nanginginig nga na binasa ni Cleo ang nakasaad sa papel at kagayang-kagaya nga yun ang pinirmahan niya noon at sa kabilang bahagi ng papel ay ang pirma mismo ni Philip. Napasabunot nga siya sa kanyang buhok. Paano ba naman kasi? Hindi niya talaga nakilala ang kanyang anak dahil sobrang batang-bata o baby-baby pa nga ito nang ipaampon nga niya, si Clarine. Kaya hindi niya nahalata. At isa pa, ibang-iba na nga talaga ang itsura nito. Napaluha nga si Cleo. At hindi na nga namalayan pang nabasa na ang papel. Napatakip nga siya ng bibig at napaiyak na malakas. Ang pinaka-ebidensya ay nasa harapan na nga niya. Hawak-hawak niya. Si Philip ang taong nakabili ng anak niya. Lumakas lalo ang iyak niya at hindi na nga namalayan pang pagpasok ni Clarine sa kwarto na halatang gulat na gulat sa nadatnan. Mommy? Are you okay po? Why are you crying? Nag-aalalang tanong pa nga ni Clarine bago dinaluhan nga si Cleo na patuloy pa rin ang pag-iyak. Anak ko, sambit nga ni Cleo na nanginginig na nga ang boses at walang sabing ibinaba ng kaunti ang neckline ni Clarine at doon nakita niya ang balat nito na kagaya ng baby na ipinamigay niya nga noon. Bakit hindi man lang niya napansin yun noon? Nung birthday nito, siyang nagpaligo pero hindi niya napansin. Ang syunga niya. Pakiramdam nga ni Cleo ay mas naging masama nga siya ngayon na. Walang sabing niyakap nga niya ng mahigpit si Clarine ng mahigpit. Nag-alala na nga rin si Clarine pero ang nagawa na nga lamang nito ay yakapin pabalik si Cleo na humahagulgol pa nga rin. Mommy ko, bakit po kayo nagka-cry? Magka-cry na rin po tuloy ako. Sabi pa nga ni Clarine ang pinakawalan nga siya ni Cleo mula sa mahigpit na yakap. Ngumiti si Cleo kahit pa tigmak na nga sa luhang muka. Wala, masaya lang si Mommy. Nahihirapang sambit pa nga ni Cleo lalo na sa salitang Mommy. Pakiramdam niya binuhusan nga siya ng malamig na tubig. Sige, alis na muna ako ha. Paalam nga niya. Where are you going po? Basta, hindi siguradong sagot nga ni Cleo. Pabalik po ikaw, di ba? Hindi nakasagot si Cleo at totoo niyan ay parang nagbalik ang lahat sa kanya. Kung gaano siya kasamangina at kung paanong nagawa nga niya ang isang desisyon na nagpalayo mismo sa kanya sa anak noon. Kaya sa tingin niya ngayon ay wala na nga siyang karapatan na maging masaya. Natawagin siyang mommy ng sarili niyang anak. Hindi ko alam. Sagot na nga lamang ni Cleo sabay talikod nga kay Clarine, nakmang hahabol pa pero dire-diretso na nga si Cleo papalabas ng bahay ni Philip. Mommy! Mommy ko! Please don't leave me! Bumalong ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang papalayo siya. Parang binibiyak nga ang puso niya habang umaling ngaw-ngaw sa tenga niya ang iyak ni Clarine at ang sigaw nito. Pero pilit niyang nilunok lahat ng yun dahil hindi dapat. Mas mabuting putulin na nga niya kaagat ang namamagitan sa kanila ni Clarine at Philip habang maaga pa. Si Philip. Alam ni Cleo na kahit na sa panandaliang panahon lang ay nahulog ang loob niya sa lalaki at natatakot nga siya sa magiging reaksyon nito sa oras na malaman nga niyang siya ang tunay na ina ni Clarine. Paniguradong kamumuhian siya nito, mas lalong maipamumukha nga sa kanya kung gaano siya kasamangina. Natagpuan nga ni Cleo ang sariling tinatahak ng daan papuntang sementeryo kung saan nilibing ang kanyang yumaong ama. Kung buhay lamang ang ama niya ngayon, siguro mas magiging magaan lahat para sa kanya. Sa kabila ng init ng panahon, umupo nga si Cleo sa harap nito nang puntod ng ama habang patuloy pa rin lumuluha. Tatay, sorry po kung masama akong ina. Sorry po kung hindi ko kayang magpakaina sa anak ko mismo. Umiiyak nga na sambit pa nga niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gabayan niyo po ako sa magiging desisyon ko. Masakit pero ito ang tama. Kung pwede lang mabago ang lahat ng nagawa ko. Lumuluha nga niyang saad. Tuluyan na nga siyang napahagulgol. At sa kalagitnaan ng pagtangis niya ay ang haplos ng mabining hangin
na tila yumayakap nga sa kanya. Kahit papaano gumaan nga ang loob niya, hanggang sa hindi na nga niya namalayan ang oras. Nalipasan na nga siya ng gutom. Makulimlim na nga rin at tila uulan ng malakas pero walang plano si Cleo na iwan ang ama niya. Miss na nga niya ito kung kaya't mas pinili niyang bantayan na nga lamang ito at sa kanya nga ilabas ang lahat ng kanyang saloobin. Mas lalo pang dumilim at ilang saglit lamang ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Tumayo nga si Cleo at nangihinang naglakad. Basang-basa na nga siya pero wala na nga siyang plano kahit sumilong man lang. Tila naman hid na nga siya at walang emosyong naglalakad sa gitna ng gabing madilim. Hindi na nga niya namalayan ang sumunod na nangyari. Pinanawan nga siya ng ulirat sa gitna ng kalsada. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay puting silid ang sumalubong sa kanya. Amoy na amoy nga sa paligid ang tila kemikal. At saka lang napagtanto ni Cleo kung nasaan nga siya. Sa ospital. Thank God, you're finally awake. You made me so worried, Cleo. Unti-unti ngang binalingan ni Cleo ang pamilyar na boses sa gilid niya. Si Philip yun na bakas nga ang pag-aalala sa mukha. Kaagad hinawakan ni Philip ang kamay ni Cleo at dinala sa labi. Why, love? Why did you just leave like that? Nangihinang tanong pa nga ni Philip. Hindi nga nakapagsalita si Cleo dahil tila may bukol. Sa lalamunan niya, nanghihina nga ang katawan niya pero ang isip niya ay dinala nga siyang muli sa natuklasan. Siya ang tunay na ina ni Clarine. Ngayon na mas naging malinaw na nga ang lahat sa kanya, ay pakiramdam niya ay hindi na nga siya deserving sa pagmamagandang loob ng mag-ama sa kanya. Hinila nga ni Cleo ang kamay niya at umiwas nga ng tingin. Pinilit nga niyang patigasin ang ekspresyon sa mukha kahit pa ang totoo ay gustong-gusto na nga niyang yakapin talaga si Philip ng mahigpit upang mas maramdaman nga ang init ng katawan nitong nagbibigay ng kapayapaan sa loob niya. Cleo, may nagawa ba ako? Takang tanong nga ni Philip dahil sa pag-iwas ang tingin ni Cleo. Clarine told me that you left crying. Our daughter felt bad because she thought that she did something wrong to you, that's why you left. Hinabol ka raw niya pero napabuntong hininga na nga lamang si Philip. Tell me, Cleo, ano ba talagang nangyari? Mas lalo lamang nagpigil ng luha si Cleo. Hindi niya inakalang sisisihin ni Clarine ang sarili dahil sa pagalis niya. Nasaktan tuloy ang bata. Ayaw niyang mangyari yun pero mas na masasaktan lang siya kapag nanatili nga ito sa tabi ng bata at sa kanilang mag-ama. Dahil ang totoo ay wala nga siyang kwentang ina. Yun ang nasa isip niya. Walang ginawang mali si Clarine. Sagot nga ni Cleo at pinigilan nga ang panginginig ng boses. So it is something else. Ano yun, Cleo? Come on, tell me para maayos natin agad. Tumalikod lang si Cleo. Inaantok ako. Gusto ko pang magpahinga. Anya upang makaiwas nga kay Philip. Napabuntong hininga na nga lamang si Philip nang ipinikit na nga muli ni Cleo ang mga mata. Hinayaan na nga lamang niya ang babae dahil kailangan nga naman ito ng sapat na pahinga dahil natagpuan nga lamang siyang walang malay sa gilid ng kalsada malapit sa sementeryo. Sobrang nag-aalala talaga si Philip. Napinakansal pa nga niya ang dapat na meeting sa sekretary niya nang tumawag na si Doray at sinabing umalis si Cleo habang umiiyak nga si Clarine. Hindi niya bigla alam ang gagawin lalo pa nang sabihin ni Doray na walang kahit anong sinabi si Cleo kung saan nga siya pupunta. Nagkakutob naman siya nang masama doon kaya nag-utos nga siya ng ilang tauhan niyang hanapin siya. At ayun nga, natagpuan nga itong walang malay sa kalsada. Dahil gusto ngang magpahinga ni Cleo ay umuwi na nga lamang muna si Philip at tinawagan nga si Doray para palitan nga siyang magbantay sa ospital. Pagkarating nga niya sa bahay ay naabutan nga niya si Clarine na nakatulugan na nga pala ang pag-iyak kanina sa pag-alala kay Cleo. Wala nga siyang magawa. Umakyat na nga lamang muna si Philip sa kwarto at napakunot ng noo nang makitang nakalabas nga ang ilang dokumentong nakatago sa kabinet niya. Pero ang mas nakatawag ng pansin niya ay ang kontratang pinirmahan nga niya ng mapasa kanya nga si Clarine. It's not just an ordinary contract. Agreement yon nang pagbili niya kay Clarine noong baby pa nga ito at nang mas masilayan nga niya ang pangalan
Sa kontrak ay tila ng lamig nga siya. Cleo de la Cruz? Pagbasa nga niya. Sa pangalan ng may pirma na siyang ina nga ng baby na binili nga niya noon na ngayon nga ay si Clarine. Suminghap nga si Philip ng mapagtagpi-tagpi nga niyang lahat. It was Cleo. Siya ang tunay na ina ni Clarine. Dagdag pa nga niya sa namimilog nga niyang mata. Kung anong nararamdaman niya ngayon, yon ay awa para kay Cleo. Years ago, he thought of adopting a baby. Gusto niyang magkaroon ng anak. And it's one of the best decisions he did. Dahil wala nga siyang pinagsisihan. Si Clarine ang nagligtas sa kanya sa pagiging miserable niya. Mas naging responsable nga siya at nagkaroon nga ng purpose ang kanyang buhay. At sa natatandaan niya noon, there's this woman na nagpakilala sa pangalang Des at nagsabing may alam nga siyang babaeng gustong ipaampon nga ang anak kapalitang malaking halaga ng salapi para sa amang may malalang sakit. And of course, that time, Philip really wanted to help dahil alam niya ang pakiramdam na mawala ng magulang. Kaya walang pag-aatubiling nagbayad nga siya ng sapat na pera para may pangbayad sa ospital. Ang ina ni Clarine na si Cleo pala. Hindi niya ina-expect na si Cleo pala yon. And now, he get it kung bakit ganoon na lamang mag-react si Cleo. She probably found out about it. Or maybe she's thinking that she's not deserving to be Clarine's mother. O kaya, hindi siya deserving para sa lalaki kaya umiwas siya. Damn it! Bulalas na nga lamang niya at kagad nga na nagpalit ng komportabling damit. Naisipan niyang bumalik ulit sa ospital para nga mas maliwanagan. Hindi po muna kayo magdi-dinner, sir? Tanong pa nga ni Doray na nakagayak na nga at ready na nga papuntang ospital. Sa ospital na ako magdi-dinner. I changed my mind, Doray. Dito ka na lang. At ikaw na lang bahala kay Clarine. I'll be the one to stay in the hospital. Sagot pa nga kay Doray. Naguluhan na nga lamang si Doray sa bigla ang pagbabago ng desisyon ni Philip. Kaya tumango pa nga rin ito. Sige po sir, nasagot na nga lamang niya. At ito po pala, naglagay na rin po ako ng lunchbox ng kakainin ni Cleo sa ospital. Thank you, Doray. Sagot pa nga ni Philip. Sabay abot nga sa bag kung saan nakalagay ang pagkain. Ilang saglit lang ay on the way na nga ulit sa Philip sa ospital. Kung kanina ay nakapikit nga si Cleo at sinabing magpapahinga, ngayon naman ay nakatulala na nga lamang sa kawalan pero may dumadaloy na luha nga sa kanyang mga mata at sumasakit na nga ang dibdib ni Philip sa nakita. Kaya naman naglakas nga ng loob nga siyang pumasok sa loob at inilabas ang pagkain para sa dinner nila pareho. Napatingin si Cleo sa kanya. Bakit ka bumalik? Takang tanong nga ni Cleo. I brought your dinner. Sagot nga niya nang may masuyong ngiti. Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko at mas mabuti pang putulin na lang natin ang connection sa isa't isa at magkanya-kanya. Stop it. Hindi na nga napigilan pa ni Philip ang putulin nga ang sinasabi ni Cleo. Tell me anything you want but not that. Kasi hindi ko na kaya, Cleo. Hindi na namin kaya ng anak ko. We are so used of your presence in our lives already and will end up hurting if you are just going to leave us. Hindi na namin kayang umalis ka at mawalay sa amin. Ano bang sinasabi mo? Kaya niyo naman nang wala ako eh. At saka si Clarine, nagpapanggap lang naman akong mami niya. Paano pag nalaman niya? You saw it. Pag-iiba nga ng usapan ni Philip. Nakita mo ang agreement. That's why the first time that I heard your name, parang pamilyar sa akin kasi ikaw yun, ang tunay na ina ni Clarine. Suminghap nga sa Cleo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ako nararapat na maging ina ni Clarine. Cleo, kahit pagbalibalik ta rin natin ang mundo, kahit sa sandaling nagkasama kayo ng anak ko, hindi maipagkakailang naging ina ka sa kanya. It was your instinct that pushed you to be her mom. You loved her even before you found out the truth. Napaiyak nga sa Cleo at hindi na nga nakapagsalita pa. Umiling-iling ito. Hindi ka ba nagagalit sa akin, ha? Bumuntong hininga si Cleo. Of course, may kaunting galit akong nararamdaman sa'yo. But come to think of it, kung hindi mo ginawa yun noon, baka hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin ngayon. You see? I'm a mess back then. Hindi ko alam kung anong patutunguhan ng buhay ko. Pero nang dumating si Clarine sa buhay ko, nagising ako sa katotohanan. Ang buhay ay hindi lang umiikot sa alak, pera at babae. So I still want to thank you
And I'm glad I was able to help you in your father's medication. Mas lalong naiyak si Cleo nang marinig nga muli ang tungkol sa ama niya. Hindi ako sigurado kung magiging mabuti akong ina sa anak ko. Binugo ko siya at hindi ko na alam kung hindi na nga niya na kumpleto pa ang sasabihin. Kaagad inabot nga ni Philip ang kamay ni Cleo at dinala sa labi. Kaya andito ako. Let's be the parents to Clarine. Hindi pa uli ang lahat. Maging ako man, nakagawa na ng desisyon noon na nakasakit sa anak ko. But I took it as a motivation to be stronger. And I'm stronger now because I have you, Cleo. My love for you will be an instrument to face all the challenges, to be a better father to Clarine. And I'm sure, maiintindihan ni Clarine at mas masaya pa nga siya kapag malalaman niya na ikaw ang tunay niyang ina. Tumigil nga sa pagdaloy ang luha ni Cleo. Hindi naman siya tanga para hindi magets ang sinabi nito. Love? Mahal mo ba ako? Napangiti nga ang lalaki. Yes. Masyado bang mabilis? Sorry pero hindi ako babagal-bagal na tipo ng lalaki. Don't worry. Kaya kong maghintay kung kailan ka magiging handa. Let's just focus on being parent to Clarine as of now. Saka nang nararamdaman natin. Paano kung parehas tayo ng nararamdaman? Then that's great. Magkakatuwang tayo sa pagpapalaki sa anak natin. Kaya please, let's give this a chance, Cleo. Be with us until forever. May pagsusumamo pa ngang saad ng lalaki. Napapikit na nga lamang si Cleo at tinimbang nga ang magiging desisyon niya. Pero kung sa nararamdaman lang din niya at isinisigaw ng puso niya parehas nga sila ni Philip, hindi naman kasi mahirap mahalin si Philip. Nasa kanya na lahat ng tipo niya sa lalaki. Sobrang kabaliktaran nga siya ng lalaking nakabuntis sa kanya noon. Pero sana hindi magaya si Philip sa naunang lalaki sa buhay niya noon. Hindi ako mayaman. Disgrasyada ako. Mababang uri lang ako ng babae. Pero parehas ang nararamdaman natin. Tila bulong nga na sabi ni Cleo. Kagad umiling si Philip. Don't say that. Hindi importante sa akin kung sino ka pa o kung ano man ang naging karanasan mo sa buhay. What's important here is that my feelings for you, it's real. Pero ikaw, do you really love me too? Humugot nga ng malalim na hininga si Cleo. Oo, mahal din kita. Ngumiti nga ng malawak si Philip. I love you too, pakasal na tayo? Tanong nga nito na nagpatawa tuloy kay Cleo. Kanina lang nagdadrama sila tapos ngayon, kasala na kaagad? Sira. Pero siguro soon. Humalik nga si Philip sa noon ni Cleo. Thank you. Just tell me when you're ready. Pakakasalan kita kahit saan mang simbahan niya at kahit ilang beses pa. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sa inyo ni Clarine. Kasi tinanggap niyo pa rin ako sa kabila ng nagawa ko. Hindi na nga sumagot pa si Philip. At mas hinagkan nga ang noon ni Cleo. At naisip na nga lamang ni Cleo na posible pala. Posible palang makaramdam ng tahanan sa halik ng iyong minamahal. Pagkatapos nga ng komprontasyon na yun, ay hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Dahil sinabi na nga nila, tinexplain nga ng mabuti sa bata na tunay nga niyang ina si Cleo. Mabuti na nga lamang at mapag-intindi nga, mapagmahal. At malawak nga ang pag-iisip ng bata. Napasigaw pa nga ito ng, talaga po? Totoong mami ko po si Mami Cleo? Sabi ko na nga po eh. Kaya po pala gustong gusto ko siyang maging mami. Iba po kasi yung nararamdaman ko. Sabi nga nito at naiyak pa nga talaga ang bata. Nang makita nga nilang umiyak nga ito, niyakap nga siya ni na Cleo at ng kanyang ama na si Philip. Nag-group hug or family hug nga sila. Pagkatapos nga noon ay hindi na nga sila nagsayang pa ng oras at ninamnam na nga nila ang mga pagkakataon o panahon na magkasama nga sila. Sinulit nga nila na magkakasama nga sila at sobrang ang pasasalamat nila sa Panginoong Diyos na muli nga silang pinagbuklod, lalo na si Cleo. Dahil unti-unti na nga rin natanggap nga niya sa kanyang sarili na kaya lamang niya nagawa yun dati dahil inisip lang din naman niya ang kapanganan ng kanyang anak. Nakita niya na hindi niya magagawa o magagampanan ang isang responsibilidad ng isang ina. Oo,
Hindi nga tama ang kanyang ginawa pero kahit na papaano, naging selfless din naman siya. Nasaktan din siya at hindi niya ginusto ang nangyari. Hindi naman matatamasa ngayon ang bata ang kanyang buhay kung hindi nagawa yun ni Cleo. Pero hindi niya yun nirerekomenda sa iba pang mga magulang. Naisip niya na mas maganda nga na dapat magsumikap nga ang mga parents para nga magkaroon ng magandang buhay ang kanilang anak. O di kaya kung hindi pa sila handa, ay dapat ngang paghandaan muna nila dahil hindi nga biro ang pagiging isang ina o pagiging isang magulang. Pero kahit na ganoon, kapag nakagawa nga tayo ng pagkakamali, hindi naman huli ang lahat para sa atin para magbago. Para nga itama ang ating mga kamalian gaya nga ng ginawa ni Cleo. Kaya naman unti-unti, naramdaman nga niya na deserving na nga siya para sa kanyang magama at hindi na nga siya nagsa-self-pity. Ngayon, mas confident na nga siya at mas tanggap na nga niya ang kanyang sarili. Samantala, hindi na nga rin sila nagsayang pa ng oras ni Philip dahil totoo namang mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos nga, namaamin nga sa bata. After 3 months of preparation, ang pag-organize ng kanilang kasal, ikinasal nga sila sa isang simbahan sa Batangas. Isang maliit na chapel lamang iyon, pero doon mararamdaman mo talaga ang intimacy ng kanilang wedding. Inimbitahan nga nila ang kanilang mga malalapit na kamag-anak sa kanilang kasal. Masaya nga nilang ipinagdiwang ang kasal na yon. At flower girl pa nga ang cute na si Clarine. I now pronounce you husband and wife. Maari mo na siyang halikan. Saad nga ng pari sa wakas at natapos nga ang masaya at punong-puno ng pagmamahal na seremonyas na yon sa isang matamis na halik. Pagkatapos nga noon, nag-honeymoon nga sila, syempre bit-bit pa rin si Clarine. Kung saan-saan nga sila nag-travel, para nga sa kanilang honeymoon. Noong una, sa Asia, at nagpunta nga sila sa Europe, kung saan nga pangarap nga ni Clarine magpunta, sa Paris. At doon sa pool nga, nakabuo nga sila ng magiging isa pa nilang anak. Yay! Magkakaroon po talaga ako ng baby brother this time? Hindi na po false alarm? Napatawa nga sina Cleo at Philip habang magkayakap nga sila. Yes, hindi na to false alarm at oo, magkakaroon ka na ng baby brother. Sa wakas natupad na nga rin ang hinihiling mo noon pa man. Sabay pinisil nga nila ang pisngi ni Cleo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Philip, Cleo at Clarine. Maraming maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Nick Rafanan, Neva Fajardo, Presbyteros Rose, Rex Roy,